joined by known local chefs of Palawan. So, eto na po yung finished product ng ating tuna vegetable pasta. Madali na talaga siyang gawin. Ngayon, titikman na natin. Very healthy. Colorful, presentation. Easy recipe. Tara! Kain tayo, Palaweño! Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na yung mga mommies na nanonood sa umagang ito. Today is Sunday and we are happy to be back. And also today is Valentine's Day, kaya naman tingnan nyo, nakapula ako, di ba? And this program will not be complete, of course, without my partner. Let us welcome the beautiful and gorgeous Miss Angela Tiotanco Alvarez. Good morning, Mommy Joy! Good morning! Kamusta ka na? Okay naman, Mommy Joy! And good morning sa lahat ng sumusubaybay ng aming programa. And welcome to Kain Tayo, Palaweño Valentine Special. Yes, Valentine's Day ngayon. Ano ba, may date ka ba ngayon, Miss Ange? Hindi pa ako na-invite, Mami Joy, eh. So, yeah. Shout out. Baka, oo, baka nanonood siya ngayon. Masama ko. Yeah. And dahil alam natin, Miss Ange, ngayong araw, ang daming dates na mangyayari, mm-hmm. Diba? Tradisyon na natin mga Pilipino yun, eh. Kapag mm-hmm. Valentine's Day, talagang meron talagang date na nangyayari, mm-hmm. Diba? Kahit na mag-asawa. So, today, I am excited kasi I'm sure yung lulutuin natin, this is perfect for mm-hmm. Valentine's Day date, diba? Yes. And Mommy Joy, grabe, 4 episodes na! Tapos na pala ang ating 4 episodes! Ang bilis ng panahon, mm-hmm. ano? And we would like to thank... We would like to thank Chef Don Bognoson sa pag-participate and sa pag-guest during our program. So, Speaking of chefs, Mommy Joy, iba naman ang ating guest chef ngayon. Yes, at habang tumatagal itong ating program, Mami Ange, eh, mas nagiging exciting kasi ang dami-dami nating natututunan ng mga recipes na talagang napapakinabangan ng mga mami na nanonood sa atin. So, yun nga, Mami Ange, kaya yung ating chef ngayon, gusto ko nang ipakilala. Yes, ipakilala na natin. Actually, itong chef na ito, Mami Ange, ay idol mo rin to eh. Mm-hmm. Diba? Narinig mo na to and most of the time. Tahimik lang to pero magaling. Yes, oo. Ako rin, actually, this is my first time to work with him. Lalo na sa mga luto. Mm-hmm. So, I am so excited talaga na makasama natin siya dito sa ating programa. So, ladies and gentlemen, let me introduce to you the owner of Senor Damla Restaurant located inside the Microtel by Winham Puerto Princesa, Chef Arnel Almadrones. Good morning! Good morning, Chef! Good morning, Miss Ange. Good morning, yes, it is an honor to have you, Chef. Okay, ako din. Talagang napaka-exciting, no, yung gagawin natin ngayon na ma-introduce sa ating mga manonood kung ano yung masarap na panghanda ngayong Valentine's Day. Oo, talagang mukhang pinaghandaan mo to, Chef, diba? Oo naman, syempre. Oo, at very colorful yung ating mga ingredients. Ano po ba yung ating lulutuin today? Ang gagawin natin ngayon ay ang Tropical Salad Señorita. Ito ay isang appetizer dish na talaga namang masarap na masarap. And gagamit tayo ng mga produce na talagang readily available dito sa atin. Hindi siya mahirap hanapin. And syempre yung ating main ingredient, yung ating shrimp. Oh yeah. Oo, which is very abundant dito sa atin. And some of the ingredients, of course, ay mula din po sa Palawan Local Market. Yes. Mabibili niyo po niyan doon. So, okay. Chef, ano po yung ingredients para sa ating Tropical Salad Señorita? Okay. So, ang pinaka-main ingredient natin, ito yung ating shrimp na binalatan na natin and tail on. Ibig sabihin yan, kapag tail on, intact pa din yung buntot ng ating... Naku, favorite yan ni Miss Ange. Favorite yan. So, maganda to kasi for, for presentation natin mamaya sa final product natin. Okay? And yung iba pang mga ingredients, meron tayong ripe papaya, meron tayong ripe mango, ripe pineapple, red watermelon, meron tayong bell pepper, red
red onion and green onions. Okay, para sa ating salsa. Okay, so lahat ito, kung napapansin mo, Mami Ange, are cut into cubes. Naka-cubes yung cut, no? So, yan ba, chef, yung paghahanda ba? It has something to do with, you know, yung pagka-cut mo rin ng mga ingredients. Hmm, syempre, kinakailangan para pare-pareho yung pag-absorb doon sa seasoning na ilalagay natin mamaya. Kasi kapag ka merong hiwa tayo na mas malaki, pareho yung kanyang oras ng pag-absorb natin doon sa ating seasoning. So baka lalabas na medyo mas matabang ng konti kapag ka malaki yung hiwa ng ating ingredient. Ayan, isa na namang tip, Mami Ange. Chef, eh dito ba? Kasi usual na nakikita natin yung lalagyan ng tubig para hindi mangitim. Meron ba tayong ingredients na dapat may ganun? Yeah. Ngayon naman, sa mga ingredient natin, ngayon wala tayong kinakailangan na ibabad sa tubig. Mm-hmm. Kasi mga, ano naman ito, mga sariwang, mga prutas naman. Okay. So, simulan na natin, chef, simulan yung ating natin. Tropical Salad Señorita. So, yung ating hipon na binalatan, lalagyan lang natin ito ng timplang asin at paminta. Okay. Okay, so gagamit tayo ng asin ng kuyo. From kuyo, yes. So talagang... Ang ganda, no? Oo, ang ganda ng granules. Oo, at puting-puti siya. At puting-puti. Okay. Yan po, soon magiging available na rin sa Palawan Local Market. Ayan. So paminta. Okay. Yan. So i-marinate. Actually, hindi natin siya i-marinate. I-season lang okay, natin. Okay, season lang siya. Okay. At meron tayong... Nakahanda na ditong mainit na tubig. Kanina pa ito kumukulo. Iba-blanch lang natin ito. Okay, iba-blanch na. Ibig sabihin, mabilis na mabilis lang. Okay. So, chef, okay lang ba habang nagba-blanch, gagayatin ko na yung ibang mga ingredients natin? Okay. Okay. Ito ba ang ating chef? Okay, so aantayin lang natin itong mag-change ng color. Magiging tapos, parang orange yan. Tapos i-flip naman sa other side. Chef, anong blanch? Anong ibig sabihin ng blanch? Okay. So yung blanch natin, madali lang yan, no? Medyo parang ibang salita. Actually, ang procedure natin dyan, magpapakulo lang tayo ng tubig. Tapos yung ingredient na iba-blanch natin, kinakailangan... naka-ready na siya kaagad kasi mabilis na mabilis lang to. So kagaya niyan, parang ilulubog lang siya. Ilulubog siya lang. Na mabilis. Nag-change na siya ng kulay, so kinakailangan ibaliktad na natin. I-flip na natin siya. Okay. Yan. So yun yung blanch. Yan. And mayroon pa akong isang technique na sasabihin. Kapag na nagpa-blanch, kinakailangan may naka-ready tayo na cold water para kapag naluto na siya, na-blanch na natin siya, may stop na doon yung kanyang cooking. Pagluto. Oo, yung kanyang cooking time. So, meron tayo na cold water, ilalagay natin dito sa bowl, para yung na-blanch nating hipon, ilalagay dyan natin dito. Para yun yung oras na ma-stop na yung kanyang cooking process. Okay. Kasi kapag ang hipon, nasobrahan pa siya sa init, ang mangyayari, magiging matigas na siya. Okay. Chef? Okay, na siguro yan, ma'am. Ito po, anong hiwa? Diretso lang siya or cubes din? So, chef, paano po ba yung hiwa nitong sibuyas natin? Okay. So, meron tayong technique para mas mabilis tayong maghiwa ng sibuyas. Okay. So, hiwain lang natin ng ganito. Okay. So, kinakailangan hindi siya mahihiwa hanggang dulo. Okay. Tapos, side. Ganyan. Yan. Para pag hiniwa natin, meron maliliit na tayong na instant cubes. Na cubes. Ang galing. Okay. Chef, paano hindi umiyak kapag naghihiwa ng sibuyas? May technique ba? Ako, wala ata ng technique doon. Meron ba? Diba? Ang technique na kami, ang ginagawa namin, ilalagay muna namin ito sa ref. No? So, once na balata na siya, ilalagay siya sa ref for 30 minutes, okay na yung 30 minutes. Okay. At kapag ka hiniwa mo na siya, hindi ka na iiyak. Hindi ka na iiyak. So, sa mga pusong sawi ngayong Valentine's Day, maghiwa po kayo ng sibuyas para hindi halata. So, yun pala po. Tapusin ko na. Hanggang dito na lang to, okay. Chef. So, chef, ito naman yung ating mangga. Paano naman natin siya ika-cut? Okay. So, mag-proceed tayo sa ating mga salsa. Tuturuan ko kayo ng technique kung paano yung paghiwa ng mangga para ma-achieve yung talagang perfect na kapareho ng size nito. So,
kunin natin yung isang pisngi ng ating mangga. And kailangan natin ng baso. So gagamit tayo ng baso at kukunin natin yung laman ng ating mangga para walang para walang sayang. Oo nga. So tapos saka natin siya ihiwain ng cubes. Yan, ng cubes. Pag hiniwa natin ng ganito, so makukuha na natin yung tamang size ng ating mga ibang ingredients. Okay. Yung dad ko nung bata ako, Mommy Joy, ang ginagawa niya sa mangga, doon niya ikakat, yes. Tapos igaganyan niya. Tapos gaganunin. Bubuka niya ngayong ganon. Yes. So, yun yung nakasanayan natin, Mommy Ange. So, ilagay natin ito sa isang bowl. At yung lahat ng ating ingredients for salsa. So, pineapple. Parang ang sarap. Na-imagine ko na yung ano. Papaya. Chura. Lalo na kung talagang sariwang-sariwa itong mga ingredients natin ngayon. Masarap halo, na masarap halo. Rich ito. In vitamin A, vitamin yes. C ang ating niluluto. Ay, pine-prepare lang pala. Pine-prepare. So, ito ay hindi natin lulutuin. Full of vitamin ito. C. Oo. Kasi yung pineapple kaagad, Mommy Ange, very rich in vitamin C, yung mango, tapos actually itong tomato natin, sobrang very rich in lycopene din yan. Okay. So, ang iba pang timpla natin dito, konting asin. Yung salt from puyo. Meron tayong patis. Yeah. So dahan-dahan lang, chef, konti-konti lang, no. Ang tawag ko dito ay tanchometer. Ah, tanchometer. Okay. Yeah. Okay. So may tawag na tayo, Mami Joy. Tanchometer gamitin natin. Oo. And honey. Yung honey natin. Madami tayo niyan dito, honey. Oh, naku, dami. Sagana tayo sa honey. Pure honey pa talaga. Mm-mm. And pinag-usapan natin, Mommy Joy, kanina na ang honey is hindi nasisira. Hindi nasisira. Forever po yan. Yan yung pagkain na lifetime pwede mong itago talaga. And calamansi. Yan. At saka yung honey kasi, meron siyang property na antibacterial and antiseptic na rin, Mommy Ange. So kapag may mga, alam mo yun, sa loob, ba may mga inflammation or whatever tayo. Pwede siya. Ang laking tulong talaga ng honey sa atin. Hindi lang sa pagkain. Hindi lang, oo. Okay, hahaluin lang natin ito para maging balance yung taste niya. Taste, yung seasoning na nilagay natin. Oo. Okay? Chef, may question ako. Bakit po kapag naglalagay kayo ng asin, kailangan pa ng patis? Ano po ba? May gamit ba na ako? Minsan kasi iba, patis lang talaga yung nilalagay. So, magkaiba. Actually, pareho silang maalat. Pero magkaiba pa din yung characteristic ng kanilang flavor. Okay. So, yun. Para magkakaroon tayo. Kasi ang patis natin parang nasa Thai flavor. No? Mm. So, maganda yung balance ng patis sa mga prutas na ginamit natin ngayon. Okay. So, depende din po yan sa niluluto o ginagawang pagkain. Apo. Okay. Para pang pa-enhance actually ng lasa yung ating mga seasoning. Kaya nga, ang paggamit natin, di ba, parang konti lang, para natural flavor pa din ng prutas, pang pa-enhance lang natin. Nako, yan. Alam mo, swerte ng mga nanonood ngayon sa atin, yung mga mommies, kasi this is Cooking 101 from Chef Arnel. Yes. No, talagang, alam mo, hindi natin ito nakukuha sa mga everyday na mga kausap natin. Sa kanya, ang dami nating natututunan. Kinukuha pa namin si Chef A para lang mag-train ng mga ganito. Pero dito, free siya. Thank you talaga, Chef. Ayan, Mami Ange, napapansin mo ba yung color? Sobrang ganda. No? Napaka makulay. Yes. Tama-tama yan. Yun nga, Valentine's Day ngayon. So, makulay ba ang mga love life natin ngayon, ha? So, talaga ang galing mo mag-isip, chef, ano? Talagang sa mga makukulay ang love life ngayong araw na ito, para sa inyo to. So, okay na ba yan, Mami Ange? Okay na to. Okay, so what's next, chef? And now, dito na tayo sa final part ng ating paggawa ng Tropical Salad Señorita.
And plating na tayo, chef. Okay. No, nako, excited ako. Mukhang dami mong inianda para maging maganda yung presentation natin. So, ano pong gagawin? So, para magkaroon lang ng crunch yung ating gagawing salad. So, palagay ko, kaya na to ni Mami Ange na hiwain yung ating tinapay. Yes, ako na yan, chef. So, hihiwain lang ito ng palengthwise, pahaba. Siguro apat na lengthwise mm-hmm. lang ating tinapay. So, hindi ko pa ma-imagine, Mami Ange, kung anong presentation ang gagawin natin dito. Na-excite ako actually. Kung ano yung final na ano, itsura ng ating ginagawa sa ngayon. Ayan. Concentrate ako sa pagkat. Yes. Mahirap ito, na. Baka... ito, French bread actually. Ang dami nito sa Puerto Princesa. Oo. No? Mm-hmm. Hindi tayo gumamit ng mga ingredients na hindi makikita dito sa atin. Oo. Oo. Sa mga kid sa bahay, mm-hmm. pagka magpapakat kayo, mag-ask kayo ng help. Mm-hmm. Sa mga mommies, daddies. Yan. So sa mga mommies, abangan ninyo hanggang sa huli. Kasi may surprise. Ang hirap na. Yan. Baka kukuko na yun. Magugulat kayo sa final output namin. Ito toast lang natin ito. Okay. Okay. So sa ating mga regular na oven toaster, hanggang lumutong. Okay. Tostada. So, ayan na. Toasted. Ayan. So, ang swerte lang natin, Mami Ange, kasi season ito ng maraming fruits dito sa Puerto mm-hmm. Princesa. So, very available yung mga ingredients natin ngayon. So, habang tinutoast natin yung in-slice ni Mami Ange na tinapay, si Mami Joy naman ang nasa mangga. Maghihiwan ang ating mangga kagaya ng ginawa ko kanina. Doon okay. sa technique kung paano. So, kailangan ko rin ganunin. Apo, yung ating baso. Wow. Kailangan may apply, baso technique din tayo. Katuturo mo lang, chef, i-apply ko kaagad. Grabe, teacher ko talaga to si chef. Tama ba to, yan, chef? Apo, tama yan, ma'am. Sige. Yan. Ay. Yan. Oh my gosh. Baka bagsak ako sa'yo, chef, ha, pag naging teacher kita. Ayan, so ito na yung ginawa ko, Mami Ange. Talaga palang challenging ito, ano, pag first timer. Ilang mangga ang mauubos natin. Sa totoo lang. Talagang mahirap siya, pero kailangan mo i-practice. Ayan. Oo, so chef, pag estudyante mo ako, mukhang bagsak ako sa unang exam mo. At yun siya. Tusta na din yung ating tinapay na ginawa mm-hmm. ni Mami Ange kanina. So pupunta na tayo sa ating plating. Okay. So ano naman yan, chef? So ito, ma'am, mga dahon lang na mga makikita natin dyan sa ref natin. Mm-hmm. That is, I think, cucumber and bell pepper na hiniwa ng pahaba na sobrang nipis. Oo. Okay, tapos yung pinaghirapan ko, chef. Eksamo! Na bagsak mo. Lalagyan natin sa center. Ba't kakaiba, chef, yung tong na ginagamit mo, no? Ito talaga yung ginagamit natin na pang plating para hindi masyadong malaki. Okay. Para may ganun pala. Kaya nga. Okay. Ah, talaga? So, tapos, so ito na yung ating mango. Lalagyan natin yun yung salsa na ginawa natin. So, dito lang nila. Ayan. Grabe. So, labor of love. Hipon. Yes. Niluto ni Mami Ange na hipon kanina. Tatayo lang natin dito. Grabe, pag mahal mo talaga ang isang tao, paghihirapan mong ipapakain sa kanya yan, Mami Ange. Grabe, ito ang ito ang test of love. Yes, gagawin mo yan mamaya daw. Gagawin mo daw mamaya yan. Sa ano. Okay, gawin natin mamaya yan. Lagyan natin ng konti sa gilid. Yes, naku. Masutuwa ang mga bata niyan kasi mm-hmm. sobrang colorful. At yung tostados natin. Ayan. So, ganyan talaga. Oo. Sometimes, sa pag-ibig ko minsan may mga pagsubok. mm-hmm. So, siyempre, Valentine's Day ngayon, kailangan happy. Wow, ang galing. So, ito yung ating tropical salad señorita. Uh-huh. Wow. Ang ganda, chef. Speechless. Okay, masarap din ito. Mm. Masarap. Yes. Oh, oh. Pag tinikman na natin mamaya. So, bibigyan ko kayo ng isa pang challenge. Ano kaya gagawin? Kaya rin yung gagawa ng isang plating natin. Ay, kayang-kaya ni Mami Ange. Pagdating sa ganyan, siya yan talaga. Igigrade ako ni Chef A dito. So, Mami Ange, do the honors. So, ito daw muna ang gagawin natin. Ayan.
Ayusin mo para mataas yung grade mo kay, oh, kailangan kay Chef tayo, Arnel. Tayo. And then next, yung ating mango muna. Ay, mango pala muna. Yan. Siyempre, huwag natin kalimutan maghugas ng kamay, yes, ha? Ang ginagawa natin to. And then, lagi sinasabi talaga, very important yung presentation. Kailangan, presentation pa lang masarap na. Okay lang yun, may naubos. Sabi ko, hindi ako papasa talaga sa ganyan eh. Isa na lang! Hindi pang ilagay nyo lang, Chef. Lagyan lang ito. Try mo yung isa. Yan! Galing! Perfect! Galing-galing ko. Pati natin talaga ng salsa sa gilid. So, dyan ka talaga magaling, Mami Anche. Ano eh, plating talaga eh. Plating eh. Yan. Yung ating tostados. So, patatayuin mo na ngayon. So, iba naman yan. Yan. Diba? Yay! Yes! Yay! Finally! Ang galing yay naman! Yay! Mukhang pasado ka. So, yan na po yung aming final product. Ito yung gawa ni Chef Arnel at ito yung gawa ni Miss Ansh. See, kayang-kaya pala yung mga nanay na nanonood sa atin sa ngayon, kayang-kaya nyo pong gawin at gawin yung ganitong presentation, di ba? Para talagang sa presentation pa lang, talagang takam na yung ating pamilya. And this is very good for Valentine's Day date natin with our loved ones, di ba, Chef? Tama. Okay. So, Chef, ang gagawin natin after nito, saan ba ito masarap i-pair? Siguro masarap ito sa ating main course na pan-seared lapu-lapu. Oh. Pan-seared lapu-lapu. Another exciting recipe yan, Chef. And I'm sure lapu-lapu kasi is very abundant dito sa Palawan, mm-hmm, since we are surrounded by water. So, yan yung ating abangan kasi may isa pa kaming gagawin para sa ating Valentine's Day special. And since this is a Valentine's special, meron pa po kaming ihahain na isa pang recipe na talagang swak na swak o pwede nating i-pair sa ating ginawang Tropical Salad Señorita. Ito ang ating pan-seared lapu-lapu. Pan-seared lapu-lapu na napakasarap. Yes. Napakasimpleng gawin, mm-hmm, pero napakasarap siya. Oo. Mm-hmm. So ano po ba yung mga ingredients natin, Chef? Okay, so yung ating lapu-lapu, naka-fillet na ito. Mm-hmm. Para syempre, dahil magdi-date tayo sa Valentine's. Yeah. So kinakailangan, maganda yung... Nahiwa na siya. Pwede naman siya mag-request sa palengke, no, pwede, Chef pwede A, nahiwa na. Pwede, mag-fillet na natin siya kaagad. Mm-hmm. Tapos dahil pan-seared nga yung ating method, kinakailangan natin ng butter. Asin at paminta lang yung ating pampalasa dito. So, hindi siya komplikadong hanapin yung mga ingredients natin. Simple. No? Yes. Okay. Simple lang siya. Parang pag-ibig din yan, ano? Dapat hindi komplikado. Simple lang tayo. Ang dami hugot eh. Ang dami hugot. Ang dami Mami Joy, ha? Yeah. And going back din sa fish. May requirement kaya ta, Chef, sa fish? Kailangan lang, hindi naman necessary na lapu-lapu talaga yung gagamitin natin. As long as yung puti yung laman, so white meat dapat yung pipiliin natin na isda. So kung hindi swak sa budget yung lapu-lapu, eh, pwede naman tayong maghanap ng ibang isda na white yung kanyang meat. Okay, so, pwede manok. Pwede rin manok. Oh, yeah, pwede. Siguro kung manok, ang isasuggest ko na part yung thigh. Tapos, i-fillet lang din natin, tatanggalin natin yung kanyang... Kung galing mo, Mami Anch, naisip mo yan. Kasi pescetarian. Yeah. Kung Mami Joy talaga. So, white meat talaga yung kinakain ko. Okay, so, isisipan lang natin siya ng salt and pepper. Kinakailangan yung dalawang side ng isda, lalagyan. Okay. So, babaligtad ko to. Ayan. Tapos, lalagyan din natin ng salt and asin at paminta. Okay. Konting-konting lang din. Konting lang para lang ano. Kasi yung butter natin na gagamitin pang prito, salted. Ganun din siyang lasang ano, medyo maalat. Ayan. I'm happy kasi yung ginagamit natin ay asin ng kuyo. Sige. So, i-heat na natin yung ating kawali dito. Pag pan-seared, kailangan ba natin high heat siya? So yun yung ating sikreto dito para crunchy yung ating
yung skin, no? Yung sa skin part, magiging crunchy yan kapag niluto natin mami. Dahil nga, mainit yung ating pagpipritohan. Actually, okay. Yung pan-sear, para lang tayong nagpiprito. Pero medyo mataas yung ating temperature. Okay. And okay. Konti lang yung konti ating... lang yung fat na gagamitin natin. So, kaya mabilisan, naman, no? Kaya mabilisan. Naman, mga mom's butter yung gagamitin natin para mas malinam na, mas malasa yung ating lulutuin. So, sabihin ko, mainit na to. Mga mommy, pan-sear daw is prito lang. So, tayong ma-intimidate, ha? Prito lang to. In high heat and konting ka. So, nakita niyo, mainit kasi yung ating kawali. So, dapat hindi nasusunog din yung butter, hindi chef. Hindi ko nasusunog yung butter. Okay, so ilalagay na natin yung bango yung ating sa butter. Dali lang yan. So, naririnig din yun, nagsisizzle, no? So, yung ibig sabihin, maganda yung temperature ng init ng ating butter. Yes. Ito yung lagi ko nanonotice, diba, pa nagluluto ka, Mami Joy. Una, ang laki-laki ng fish mo. Pag nilagay mo na, lumiliit na siya. Nagsisrink. So, talagang characteristic yan ang lahat ng mga niluluto natin dahil dumadaan siya sa heat. Yes, very action. So, ipiprito lang natin yan. Siguro, mga 3 minutes yung per side per natin. Side. Kasi hindi naman masyadong malaki yung portion ng ating isda. Simple lang siya, no? Napakadaling gawin. And pwede nga daw pala chicken. Chicken. As long na fillet. Filet siya. Manipis lang yung hiwa para mabilis malito. Ayan. So, ipabaligtad lang natin ito. So, maganda no, yung kulay ng ating balat ng isda. At siguradong luto yan hanggang loob. So, tsaka isa pa, pag nagpa-pansear tayo, hindi ito pwede na baligtad tayo ng baligtad. So, kaya kinakailangan may timing, tama yung temperature, tsaka syempre, tinitingnan natin yung itsura ng ating luto kung tama na ba siya sa Parang pagmamahal na naman yan, hihilit ko. Kasi kanina ko, timing daw, yes. Paano pagmamahal? Timing. Kailangan timing. Binabantayan. Simple timing. Yes. Hindi complicated. Ayan. So mga nanonood, ang dami yung natutunan sa amin ni Mami Asha, no? Basta usaping pag-ibig. Ay, I have a question, lang. Chef. Di ba usually pa nagpiprito ka, merong skin side at may meat side. Pa nagpiprito, anong dapat unahin? Sa ganito, kinakailangan yung skin side mo na yung una natin ipiprituhin. Dahil mainit na mainit yung ating kawali at butter kanina, para magiging crunchy yung skin. Ah, okay. So, isang technique din yun. Parang chicharon yung ating, yung ating balat. Oo. Kasi sometimes ako, like, nagpiprito ako, Mami Ange, ng lamayong bangus. Mm-hmm. Hindi ko alam kung skin side ba o meat side. So, may rule ba? Skin side. Ah, skin side. Skin side. See? So, yan. Isa na namang tip yung ating natutunan. Okay. Na-solve na yung aking question. Nasagot na po. Matagal ko nang gustong malaman yan. Ayan. So, ito ay tapos na. Tatanggalin na natin. Ayan. Uy, malapit na tayong kumain. Diba? Malapit na tayo sa favorite part na part, naman ng ating program. Yes. Ito na. Okay. Wow. So, hindi kailangan brown na brown kasi may white. Kinakailangan malambot pa din. Luto at malambot pa din yung ating isda. Okay. Wow. So, para dun sa sauce, napakasimple din yung sauce na gagamitin natin dito. Ayan. Low heat naman. So, low heat naman tayo. So, the same kawali. The same kawali. Huwag na rin yung tatanggalin yung natirang butter dito kasi yung lasa, naiwan dito. Kinakailangan pa din natin yan. So, meron tayong natira pang butter. Dito. Konting butter. Tutunawin lang natin yan. See? Alam mo talagang simpleng-simple lang yung mga recipes natin today. Pero talagang, alam mo, labor of love nga. Talagang pinaghihirapan mo siyang gawin. So, I'm so excited. Sana kayo din, kahit hindi Valentine's Day, pwede niyong gawin to. And
pwede namang mag-date kahit walang hindi Valentine's, 'di ba, Mommy Ange? Tama ba, Mommy Jo? Ay, nag-date ba? May time pa ba, Mommy Jo? Oh, yun lang. Actually, pareho namin bibigyan problema. Bibigyan ng oras. Bibigyan natin ng oras. It should be a balance of everything, Mommy Ange. Mahirap yan. Pag hindi, hindi balanse ang buhay natin. Ayun. Pag itigisa ko lang yung ating sibuyas doon sa ating butter, dito sa kawali. At bibigaan natin ito ng kalamansi. Okay. Kalamansi kasi yun na yung sauce. Diretso, no? Okay, kalamansi. Diretso lang natin dyan. At yung ating honey. Kaya na yun, daming gamit ng honey. Oo, so totoo lang. Sobrang useful talaga yung honey. Kaya kayo, sa bahay nyo, dapat talaga part na yan ng pantry o ng inyong mga ingredients sa bahay, yung honey talaga. And ang dami dito sa Palawan, mura and talagang, kumbaga, pure. O, kasi sa iba, di ba, chef, yung iba, akala mo pure yung honey, pero hindi. But kung dito nyo sa Palawan yan na-orderin, talagang karamihan dyan, pure honey talaga. Okay, so luto na yung ating, yung ating sauce. Honey butter sauce. Ah, okay. So, sa plating na tayo. Okay, sige, chef, paano gagawin? Magaling dyan sino si Mami Ash. Ako na naman. Ako na naman. Sige. Ika yan. Sige. So, yung mais natin, nilalagyan natin ito kanina. Yung na hindi tinanggal yung... So, hindi natin tinanggal yung balat. Okay, so yung mais. Tsaka, meron din tayong mashed potato. Okay. So, sa paggawa ng mashed potato, ilalagyan lang natin yung... patatas natin sa maraming tubig. At ang technique para malaman kung luto na yung ating patatas, pag tinusok natin siya ng tinidor, kinakailangan mahuhulog siya. Hindi yung nakakapit pa din siya sa tinidor. Yes. Ibig sabihin, pag kumapit pa sa tinidor, kulang pa sa pagkakalaga. Mahihirapan kayo gumawa ng mashed potato kung gano'n. Chef, yung iba, skin on. Okay, pag pwede din, skin on. Mm-hmm. Basta kinakailangan talaga malinis na malinis yung balat. Nalinisan talaga siya. Ng ating patatas. So, ayan. So, lahat ng ating fresh produce ngayon, kinuha natin sa Palawan Local Market. Ayan. Okay. So, kung mabilis na ba, maramihan pwedeng i-food processor yan, Mami Ange, para mabilisan. Okay, so... So, mag-plating na tayo. Si Chef A muna ang gagawa. At gagaya kayo ng plating. Yes. Okay. So, ano yan, chef? So, uunahin natin yung ating mashed potato dito sa plato. Ganyan lang talaga yan, chef. Pwedeng dagdagan. Humihirit ako eh. So, dalawa. Okay. Yan. Talaga, chef, pag chef ka talagang matyaga kang gumaganyan habang naghihintay ang iyong customer. Talagang wait lang kasi nais-ayos ko pa yung pinggan mo, parang ganon. Tapos, ilalagay natin yun. Ayan. Ito yung mga gusto ko. Pag medyo kakaiba na yung mga tong natin. Yes, oo. So, nice that. Ibang klaseng tong na naman ito, ano? Ayan. Magaling ka dyan eh, yung, di ba? Yung stocking. Layering, oo. Okay, tapos yung stocking ating... na, ano? Nilagang mais. Yan. Mahilig ako sa corn talaga. Galing naman. Tapos, yung ating sauce. Let's taste that. Di ba? Sarap. Perfect talaga yan. Ngayong araw. At meron tayong mga microgreens. So, pipitas ka lang. Okay, tapos gugupit tayo dito sa ating mga microgreens. Okay. Available to sa Palawan Local Market natin, ha? Oh, parang halaman lang siya, no? Pwede mong ilagay sa kitchen. Dyan. Ayan. Tapos may ibang kulay din ng microgreens. Ayan, ako na chef magupit ng kabila. Okay, sige po. Yung kulay, natin na hul. Ayan. Ganda. Kaano po ba karaming microgreens? Konti lang, ma'am. Yan. Yan. Kailangan dito naman sa ibang side. Edible flour lang po yung kinakain natin, ha? Just to be sure lang po, baka po namimitas tayo sa... Kapitbahay. Tapos kinain nyo. Yun na, nagkakaproblema tayo dyan. Okay, so ayan na ang ating pan-seared lapu-lapu.
Okay. So parang ang sarap na, chef. Pwede na ba natin kaya? Are you ready, Mommy Joy? Oh, plating! Plating! Doon na tayo. Doon na tayo sa favorite part namin. Challenge na naman. Kaya mo yan, Mommy Ange. Sige, ako daw ulit. Yeah. Kung may malaki kasalanan ko kay Mommy Joy, puro ako yung pinapain niya sa expertise mo yan. Okay. Una, ang ating mashed potato. Ayan. So, pwede ring damihan yung mashed potato, chef, ano, depende sa ano. Gusto ni Mommy Joy, madaming mashed potato. Oo, kasi parang rice na rin siya kasi Mommy Ange. Yan na rin yung carbo mo eh. Yan. Wow. Papatong siya sa mashed potato. Yan. Ito madali itong tumayo eh. Laki ng hiwa na yan, ha? Oo. Wow. Galing mo. Galing ko, diba? So ako nandito sa mga finishing touches. Ang galing ko, diba? Dito na ako. Tapos ay, corn. May yung corn. Sauce ay. Ay. Tama, ang galing. Tanchamiter talaga, no? Kasi enough na enough yung sauce para sa 4 slices ng fish. Hindi siya sumusobra. Parang sarap ang dagdagan. And then, corn. Tama ba? Okay, corn. Nagugas po tayo ng kamay, ha? Bago po lalagyan ko na to, Mami Ann siya. Iano ko na siya. So, ito na yung finished product natin. Ito gawa ni Chef. Ito gawa ni Mami Ann. Wala namang pagkakaiba, no? Kayang-kaya. Kayang-kaya gawin sa bahay. Oh, and this is good for one person. Uh-huh. Also, this one. Ang dami na yun, Chef, ha? Busog ka na dyan. Diba? And tama-tama kasi pandalawahan kasi date nga ito eh, diba? May salad pa tayo. Huwag natin kakalimutan yung salad. Yes. So, yan na po. So, pupunta na tayo, Mami Ange, sa pinaka-favorite part ng ating show. Ito yung titikman na po natin kung gaano kasarap yung aming ginawa. Okay. Ayan, ito na. Naka-excited na ako, Mami Ange. Ito na po yung aming nagawa today. So, this is Tropical Salad Señorita. And pan-seared lapu-lapu. Okay, chef, paano ba to? Sobrang ganda ng ating ginawa. Kaya hindi namin alam paano simulan to. Okay, syempre, yung ating toast, kinakamay naman yan. No? Of course. So, pwede natin gamitin din yung kamay. Tapos, i-break na lang natin. Okay. Pero gusto ko unahin itong ating, ano, okay. Yung mga fruits natin. Sabayan ko with, ano, salsa. Ang sarap. Pwede to sa top eh. Oo. Diba? Ang laki pala ng nakat ko. Hindi ko makain si Chef. Okay lang. Kami. Ano yung judgment sa mga ay, ang laki. Paano makainin? Good luck. Good luck. Paano kainin to? At sa pagkain, iba-ibang paraan ano. Si Miss Ange, nilagyan niya ng toppings. Ako naman, pinaghiwalay ko. So, ang ganda ng combination sa mouthfeel, di ba? Merong crunch. Tapos, very soft crunchy yung ating mga vegetables. Tsaka yung flavor na naglalaro sa bibig dahil iba-iba yung mga ginamit natin. Ang sarap ng salsa. Mami Joy, ang shrimp. Yeah, dun. Ikaw din. Favorite mo yan, di ba? Mami Joy, ang shrimp. Yes. Gusto ko itong tikman kasi gawa mo ito eh. Di ba? Sarap. Sarap ng mangga. Ang sarap ng shrimp. Okay. Kasi yung pagkakaluto, hindi siya tumigas. Okay. Mm-hmm. Kasi sometimes, chef, di ba, may mga shrimp na matigas siyang kainin. So, kung natatandaan din nyo, doon sa procedure natin, binlunch natin yung shrimp, tapos lalagyan natin siya sa cold water. Doon ma-achieve na maganda yung texture ng ating lipon. Hindi siya matigas, Mami Ange. Parang ito yung gusto kong kainin. Tsaka ano siya, mix with salsa. Malasa siya. Yung sauce niya masarap. So lahat, wala kang itatapon. Maniba na lang sa bundok ng shrimp. But everything is perfect. At napakadaling gawin. Simple na simple lang siya. Proceed na ba tayo sa next natin? Yes, very tropical itong una. Then we'll see. Parang may pag-judge ang dating natin dito. Different dish naman siya. Pero, different dish siya. Pero, alam mo yun, may mga distinct flavors talaga sila. Okay. So, ayan ito naman yung ating pan-seared lapu-lapu. Ayan, oh. So, tama lang din yung texture. Luto siya kahit na saglit lang natin siyang niluto. So,
ako, gusto ko mix with mashed potato kaagad at saka fish. Yes, ako rin. Dito, chef, sa mashed potato, wala ka nang nilagay na asin. Nilagyan natin ito ng asin lang at paminta. Para, syempre, dapat meron lasa lahat ng inilagay natin dyan. Dito sa fish, Mami Ange, ano masasabi mo? Sarap. Talaga ako, masarap. Masarap, di ba? At saka yung butter, talagang na-absorb ng fish. Mm-hmm. Kaya, ano siya, ayun, malinam-nam. Ayun. So, naku, sarap, chef. Thank you so much, chef, ha, sa iyong binigay na mga tips at yung iyong pag-share ng iyong talent. So, sa mga mag-date, napakadali po. May oras pa po kayo. Mayroon pa po tayong time para bumili. Napakasimple lang po ng ating dish ngayon. Anyway, since today is Valentine's Day, kahit naman simpleng date lang yan, no, with our loved ones, no, hindi naman kailangan girlfriend or boyfriend or asawa, even with our friends, we can have a date with them this Valentine's Day. So, make it simple and yet very memorable date for each of you, diba? Mm-hmm. Parang ganun. So, thank you so much, Chef, for guesting our show. Until next time. Thank you so much, Chef. Sa uulitin. Sa uulitin ulit. So, yun po, isa pong masustansya, masarap, at authentic Palawan recipe po ang ating natutunan dito po sa ating episode na ito. We would like to invite everyone to like and share our Facebook page, Palawan Local Market. And we have our Palawan Local Market community page. So let us know if you want to join. Just message us. Okay, isa na naman pong masarap, masustansya at authentic Palawan recipe ang ating natutunan ngayong araw. Happy Valentine's everyone! Until next time po. Happy Valentine's! Tara! Kain tayo, Palaweño!